Magandang araw o gabi sa aking mga tagapakinig. Ngayon ay muli tayong magbabahagi ng isa na namang nakakakilabot na padalang kwento. Kayo na pong bahalang mag-like at comment kung nagustuhan ninyo itong kwento. Magsimula na tayo sa kwento. Hello po sa inyong lahat. Jelly nga pala ng Iloilo. Pero nangyari itong kwento ko sa probinsya ng Capiz. Kung saan alam nyo naman na pinag-iinitan kapag ang kwentuhan ay tungkol sa usapang aswang. Sa personal ko nga lang na paniniwala ay mas marami dito sa Iloilo. Ngunit nagkataon lang na sa Capiz ito nangyari dahil taga doon ang Lola Margie ko. Taong 1991, nung pumunta kami sa lugar nila Lola dahil may ipinagbibiling lupa doon banda sa kanila na gusto sanang bilhin ng tatay ko. Bumiyahe kami ng mga 2 oras lang naman galing sa Iloilo papunta doon sa lugar ng Lola ko. Kahit meron kaming dalang sasakyan, medyo natagalan kami dahil nga nagkataon na ginagawa ang ibang kalsada noon sa daan namin papunta doon kila Lola. Nananabik din ako noon dahil ilang buwan din kaming hindi nagkita ng lola ko. Pati na rin ang tita anding ko na kapatid ng tatay ko. Wala na rin po kasi ang lolo ko ng mga panahong yon. Pagdating namin doon ay konting kwentuhan lang tapos pinuntahan agad namin ang nasabing lupa na ipinagbibili para tignan. Nilakad lang namin mula doon sa bahay nila lola dahil sobrang lapit lang naman din. Hindi na sumama noon si Lola. Dahil nga hirap na rin siyang maglakad ng mga panahong yon. Maayos naman po ang lupa. At nang makausap ni tatay ang may-ari, ay parang nagkakaintindihan naman agad sila. Babalik na lang daw kami noon para kumbaga i-finalize ang lahat. Nga pala, dalaga na rin ako nito. 17 taong gulang na rin. Pero nung mga panahong yon, medyo kumbaga ay may tuturing pang nene kahit sa mga ganong edad. Hindi tulad ngayon na elementarya pa lang ay meron ng jowa. Habang abala sila tatay at nanay sa pakikipag-usap doon sa may-ari at paglilibot-libot doon sa lupa, nagpaalam akong bibili lang ng soft drink sa tindahan malapit doon banda. Nung bumili na ako ng soft drinks, medyo nawirduhan ako sa matandang bantay ng tindahan. Taas-baba po kasi ang tingin nito. Tapos biglang umiti na parang makahulugan. Mangitim-ngitim na rin ang ngipin nito, syempre sa katandaan. Ngunit talagang kakaiba po ito kung makatingin. Tinanong nito ako kung dayo ba daw ako doon. Siguro ay hindi niya po nakita na kasama ko ang tatay ko nung dumaan kami doon banda. Kasi kung si tatay lang, malamang kilala niya dahil nga sa Capiz lumaki ang tatay ko. Kumuha na siya ng soft drinks at pumunta sa may likod banda ng kanilang tindahan. Naghahanap yata ng pangbukas kasi maya-maya lang narinig ko yung tunog ng binubuksan na bote. Pagkatapos nun ay bumalik na ito at nilagay yon sa plastic, sabay abot sa akin. Ang isa pang nakakainis na nakakapagtaka, nung inabot niya sa akin ang sukli, hinawakan niya pa ang kamay ko nang medyo mahigpit. Sabay tingin sa akin ng masama. Nung halatang medyo natakot na ako, ngumiti ito sabay binitawan ang aking kamay. Nagmadali na akong bumalik noon doon kila tatay at ininom ko na agad ang binili kong soft drinks. Hindi ko na sinabi ang tungkol sa matanda. Kasi naisip ko na baka weirdo lang talaga ang matandang yon. May kalaparan ng lupang gustong bilhin ni tatay. Kaya nung nilibot namin yon, hindi na kami bumalik doon sa dinaanan namin. Ibang daan na ang ginamit namin pa uwi. Kaya hindi na kami napadaan ulit doon sa may tindahan. Nung umuwi na kami, mga bandang 5:00 e medya na ng hapon, ay nakaramdam na ako ng kakaiba, Sir Dan. Humila bigla ang aking tiyan.
At ilang sandali lang ay bigla na itong sumakit ng todo. Ramdam na ramdam ko po yun, Sir Dan, na parang kinakalmot ang loob ng aking tiyan. Siyempre, ang unang tinanong agad nila nanay ay kung ano bang nakain ko. Bukod sa kinain namin bago kami umalis ng Iloilo at sa tinapay na gawa ni Lola na kinain ko nga pagdating namin sa kanila, wala naman na ang paliwanag ko pa sa kanila. Kung hindi pa binanggit ng tatay ko na nagpaalam ako para bumili sa tindahan, ay hindi ko pa maaalala na uminom din pala ako ng soft drinks. Siyempre, yun agad ang maiisip nilang dahilan. Lalo at hindi nga naman maganda sa katawan na uminom ng mga ganon. Ngunit nung lumapit na si Lola sa akin at hinawakan niya ang aking kamay, nagulat kami nang may bigla itong kakaibang sinabi, Sir Dan. Saang tindahan ka ba banda bumili? At sinong bantay? Mukhang nabati ng aswang itong apo ko. Diretsong sabi ng lola ko na parang alam na alam niya ang kanyang sinasabi. Siyempre, nagtinginan po kaming lahat noon. Pero nagulat ako nang makita kong parang hindi malang nabigla sila nanay at tatay doon sa mga sinabi ng lola ko. Pakiramdam ko po noon ay may hindi ako alam tungkol kay Lola, Sir Dan. Ilang sandali lang ay bigla itong mainilabas na kung ano-anong mga gamit. Binuksan ni Lola ang isang cabinet doon sa kanyang kwarto. May kinuha siyang parang libreta na pilit pa niyang tinatanggalan ng alikabok. Meron ding mga bote na hindi ko alam ang laman. At merong mga bagay na nakabalot ng tela. Litong-lito po ako noon pero sila nanay pati ang tita ko ay parang hindi na nagulat sa mga pangyayari. Tatagalugin ko na lang po ang lahat ng mga usapan. Siyempre, para hindi mo na kailangan mag-translate pa. Namimilipit na ako sa sakit noon. Lumapit si tatay kay Lola. Nay, gagamitin mo na ulit yung mga gamit mo? Sigurado ka ba? Baka hindi na kayanin ang iyong katawan. Matindi rin ang balik kapag ginagawa mo yan. Wika pa ni tatay sa lola ko. Matagal-tagal na rin. Mga 20 taon na mula nang tumigil ako. Nang hindi ko mailigtas ang panganay ninyo. Sagot naman ni lola. Alam ko naman po noon na ang panganay nila tatay na ate ko na sana ay namatay nung mga 1 taong gulang pa lang daw ito. Nay, matagal na yon. At huli naman na nung inuwi namin ang bata dito. Kaya wala ka na rin nagawa. Sagot naman ni tatay. Doon ko na po nalaman, Sir Dan, na ang namatay ko pala na ate ay inaswang pala talaga at hindi ito nailigtas ni Lola dahil huli na nang malaman niya. Alam kong mahirap po itong paniwalaan pero talagang may mga batang akala ng iba ay nagkasakit lang. At wala nang ibang dahilan pero ang totoo ay inaswang pala talaga. Agad po akong ginamot ng lola ko noon, Sir Dan. May mga pinapahid siya sa aking tiyan at may mga pinahanap na halamang gamot kay tatay. At nung nakompleto na ang kanyang mga kailangan, binuksan niya ang libreta at meron siyang mga dinadasal na hindi ko maintindihan. Ang sabi ni Lola noon, dahil daw yon sa soft drinks na ininom ko, hinipan daw yon ng aswang na matanda. Binanggit niya pa ang pangalan ng matanda na ang sabi niya, matagal na niyang alam na isang aswang. Galit na galit po ang lola ko noon. Hindi raw siguro nito alam na apo niya ako. Mukhang hindi raw nito alam ang kanyang binabangga. Nung mga oras ko lang po na iyon nakitang nagalit ng ganon si lola. Ang sabi pa niya, sigurado raw na naramdaman na ng aswang na nakontra na ang pang-aaswang na ginagawa niya sa akin. Dahil doon sa mga orasyon na dinadasal ni Lola habang ginagamot niya ako. May mga nakasulat po kasi na orasyon doon sa libreta at meron ding mga simbolo. Pero hindi ko po yun mabasa. Dahil ang sabi ni Lola, ang mga may kakayahan lang daw gaya niya ang makakabasa ng mga nakasulat doon sa libreta. Sa galit ni Lola,
Sinabi niya kay tatay na talagang bibigyan niya ang hayop na aswang na yon. Ang ibig niya pong sabihin ay gagantihan talaga niya. Hindi ko lang alam kung sasaktan lang ba niya o kung papatayin ba niya. Pero ang sabi naman ng tatay ko noon ay wag na. Dahil kapag ginawa daw yun ni Lola, makakaganti nga raw siya pero may balik naman daw sa kanyang katawan. Lalo at matanda na rin si Lola. Ngunit ang sabi ni Lola, hindi raw namin magagarantiyang titigilan na niya ako. Kung hindi raw namin ito, kukomprontahin. Wala nang nagawa si tatay noon. Kundi ang pumayag na puntahan namin ang aswang na iyon. Basta hanggat maaari daw ay huwag gumawa ng iskandalo si Lola at mag-usap lang daw sila ng maayos sa bahay ng aswang. Pinuntahan nga namin noon, Sir Dan. Kasama ko ang mga magulang ko at syempre si Lola. Gabi na rin po iyon. Mga lagpas alas 8 na ng gabi. Sarado na rin ang tindahan ng matanda. Papalapit pa lang kami sa pinto ay may mga inuusal ng dasal si Lola. Inaalalayan pa siya ni tatay noon kasi nga hirap na nga itong maglakad. Nawala na rin noon ang sakit ng aking tiyan pero medyo nanghihina pa ako. Pagkatok na pagkatok pa lang po namin sa pinto. Naririnig na namin ang boses ng matanda sa loob na parang umiiyak na at hingi na agad ng hingi ng tawad. Pinagbuksan kami ng kanyang anak na babae na nakikiusap na tigilan na ni Lola ang pag-usal ng orasyon. Pagpasok na pagpasok namin ay medyo napataas ang boses ni Lola. Mali ka ng ginalaw. Ipapahamak mo pa ang apo ko. Galit na wika ni Lola noon. Habang namimilipit na sa kanyang kinauupuan ang matandang nagtinda sa akin ng soft drinks. Hingi ito ng hingi ng tawad. Dahil hindi raw niya alam talaga na apo nga ako ni Lola. At ang sabi nito ay hindi na raw niya ako gagalawin pa. Sa galit ni Lola, pinalood niya sa sahigang matanda. At hinawakan niya ito sa ulo habang meron siyang dinadasal. Akala po noon ng tatay ko ay talagang tutuluyan ni Lola ang aswang na iyon. Pero mabilis na ipiniliwanag ni Lola na parang minamarkahan lang daw niya ang aswang na iyon. Para sa susunod daw na may aswangin pa ito, ay mararamdaman yun ang gabay ni Lola. Meron po kasing gabay ang aking Lola, Sir Dan. Lahat naman siguro ng mga manggagamot, meron. Nangako noon ang matandang aswang na hindi na siya uulit pa. At muli itong humingi ng tawad sa amin. Nung medyo kumalma na po ang lahat, binantaan ni Lola ang matanda na wag siyang gagawa ng masama. Dahil sa susunod na gagawin niya yon, baka tuluyan na siya ni Lola. Pagkatapos po nun ay umuwi na rin kami. Dekada 90 pa po ito nangyari, kaya ang lola ko at ang matandang aswang ay pareho ng patay. Parang tinupad naman po ng matanda ang kanyang pangako sa lola ko. Pero talagang kinikilabutan pa rin po ako kapag naaalala ko po yon. Hanggang dito na lang, Sir Dan. Maraming salamat kung mapili. Paalam.